sa ang panglimang access point daw ay yung TFC IPTV. I guess this is for the global audience, no? L, itong TFC IPTV. Ayan, for our global audience. Now, from Thailand, let's move to our friends from the Middle East. Let's call in a representative from Expat Media. Hi, guys. Hi. Hi, my name is Pia. I'm from expatmedia.net here in Dubai. Hi, Pia. Go ahead. To join our press conference today. So, let me jump right to the question. This one is for Inigo, Maris, and Jijan. So, earlier today, it was revealed that the story is actually based loosely on the life of Director Jumbo, right? So my question to you guys is, if someone was going to make your life into a movie, which part would you highlight and who would play you? Ako po siguro siguro yung part ng buhay ko nung bata pa ako siguro, yung hindi pa masyado alam po ng tao on how the dynamics was between me and my parents, my dad's side and my mom's side. Siyempre, you know, my dad's situation being, you know, Piolo Pascual and having to move in the States and not really understanding what was going on as a young kid. Pero sa and para sa akin, siguro si Zijan. Oba. Daling kausap eh, no? Oba. Ikaw naman, Zijan, who would play you? Ako po. Parang sa panahon po kasi ngayon, yung mga nakita ko magaling na bata is yung si Marco Masa. Yes. Yan. Parang siya po yung gusto kong mag-portray ng aking life story. Yung hindi pa po ako nag-artista kasi 6 years old pa lang po ako noon. Tapos siguro po hanggang sa tumanda ako, parang siya muna at tawag dito past Marco, tapos ako na rin yung gaganap sa present. Nice, nice, nice. Maris, ikaw, sino ang gaganap ng buhay mo? I think dahil magkamukha kami, isa kalsado talaga. Wow. Ang galing. Ang galing talaga. Ang galing, ha? Ang ganda. Sayang. Joke lang. Hindi. Yung story siguro, kung pa, yun, same kay, kay Zijan, kung paano ako nag-adjust and nag-adapt sa napaka-strange na lifestyle for me. Siyempre, laking probinsya ako. Yung buhay ko dati, bahay, school, and church, yun lang talaga nag-revolve. And biglang, ibang klaseng platform din yung sinalihan ko, which is PBB. So, malalaman talaga na yung totoong buhay ko nun. So, yun. Very interesting story siya. Siguro magpa-play talaga. Wala akong maisip. Sino mo mga kaedad ko? I guess, siguro if ever like tumanda ko si Ate Alessandra de Ross. Favorite ko siya. Nice! Good choice. Good choice, Alessandra de Rossi. Yes. Pia? Cool. Nice. Maris and Inigo, when are you coming back to Dubai? Last time, I think you were here 2018, right? We covered yes. 2018 po. Hopefully, after ng pandemic. Hopefully soon. Yes, I love Dubai. Pag ma-invite kami, why not? Yeah. Paano as Marnigo? Char. Ay. As Maris and Inigo. Yeah. Yeah, okay ka na? May isa pa akong question. Go ahead. This one is for anyone from the cast, so anyone can answer this one. So, without giving anything away, what's your favorite line in the movie and paki-deliver na rin the way you delivered it in the movie? Okay, your favorite line in the movie without spoiling the details. So let's start with Gian. Uy. Gian, kung andiyan ka pa, igalaw mo ang baso. Parang hindi na gumagalaw si Gian. Okay. Okay, favorite line? Ang dami namin sinabi, pero I guess yung sinabi ko kay Puyet na, girl, you will miss the fun. I love that. Yeah. Girl, you will miss the fun. Gyros, ikaw, what's your favorite line? Ako? Siguro kasi
puro parang katatawa na yung buong nangyari. So ito yung isa sa kakaibang nangyari dun sa movie. Yung kung ano man yung problema mo na meron ka ngayon, ikaw ang umayos niyan. Yung interesting, interesting. Fee, ikaw? Wala akong maalala. Tama na, tama na. Sign of aging. Tama na, tama na. alam mo yun nga, no? Yun yung lagi kong sinasabi. Tama na sa pelikula. Kasi nga, wala akong maalala. Sorry. It's okay, Fee. Christian, ikaw? Wala rin po akong maalala. Sino po kayo? Saan po ako? Daming entry, ha? Grabe, ha? Hindi po, ano po, ala, ano ba yung sinabi ko? Ala, wala po akong maalala. Pero may part po kasi ako doon na nagbigay ako ng ano ng kwento. Nag-ala Charo Santos ako. And may maganda po yung mga sinabi ko doon. Abangan mo na lang yun, ma'am. Ayun, iabangan mo na lang daw. Andre, ikaw? Sige, specific, medyo specific to. Kuya, saan ka pupunta? Yun lang. Yun lang muna. Hanggang dun lang. Okay, yun. Hanggang dun lang. Putol na talaga kaagad yun. Putol na. Chong Joey, ikaw, anong paborito mong linya na sinabi mo sa pelikula? Parang ano eh. Nakalimutan ko na. Pero meron ako sa favorite line na gusto sabihin. Ano yan? Pahiram at saka pahingi. Pahiram at pahingi. Parang inside joke yan. Ang tawanan lahat eh. Nagtawanan. Well, Maris, ikaw, your favorite line in the movie? Ako din, naloko ako nung nabasa ko to eh, sa script. Basta yung line ng character ko. Hindi ka pa nga nanliligaw, nanunusok ka na. Love trip yun, actually. Love it, Mare. Love it. Inigo, ikaw? Akin, siguro lahat na eksena ko na ano, yung pakilig with Jijang. As in, nung una kasi nakakailang, pero nagawa naman namin na maayos. Yung mga tipong, yung line nung katulad sa trailer na, gusto kita. Tapos syempre, ang hirap nang hindi kami matatawa sa isa't isa habang ginagawa namin yung mga ganung ano, linyan. Pero kilig yun ha, yung part na yun ha. Kilig yun. Pati nga yung pagtaas ng kamay ni Maris na, kami na po ni Boyet, ganyan. Yeah. Nakakatawa din yon. Zijang, what's your favorite line? Actually, dalawa po eh. Yung una, yun na sa trailer na ako si Boyet ka, macho. Yan. Tapos yung pangalawa ay hindi mo lang matanggap sa sarili mo na nagkamali at nasaktan ka din. Wow! Sakit nun ha? Pia? Thank you guys! That's all I have. Salamat, Kia. Please thank help us spread the word there in Dubai, okay? I'm gonna write the story in expatmedia.net as soon as we're done with this. Yay! Thank you, Pia. Regards to everybody there in Dubai. Now let's go back here in Manila and let's call in Bernard Santos from My Movie World. Hi, Bernard! Yes, hello. Hello everyone. Congrats to your new film. Actually, yung question ko parang medyo napahapayawan yun na ng sagot kanina. No? Pero I'm just curious lang kasi diba, you've done this film on a lock-in mode. So can you share some funny anecdotes or memorable experience or behind the scenes while doing the film? So siguro yung sasagot na lang yung mga boys kasi kanina hindi pa sila nakasagot. The boys ang sasagot ha, the boys. Behind so, the mga behind scenes. Nakakasama pa rin ako dyan ha. Na hindi yun nakita sa trailer, no, Bernard, no? Yung mga yes. Kwento sa likod ng camera. Sinong magkakwento? Andre, Jairus, spill the beans. Sige, kasi syempre lock and shoot and, you know, we have different rooms. So may roommates lang kami. So, who's your roommate? Ang roommate ko si, wala siya eh, wala siya eh. Si Miss Christian Antolin. Hello? Ay, may kausap pala, sorry. Sorry. May iba siyang ka-presscon. May mga meeting. Sorry kasi may lalamove nasa baba. Hindi ko talaga. Teka na kuya, gusto ko ba sa mama?
Hindi, sorry po. Ano po yun, Andre? Sorry. Hindi, sinabi ko lang naman. Roommate daw kayo ni Andre. Oh, ay, yes po. Sobra. Ang sobrang bait na bata ni Andre. Tapos, may bit, natuwa nga ako sa kanya kasi may bit-bit siyang isang bag ng ano, ng puro pagkain. Tapos, ino-offer niya ako. Sabi niya sa akin, ay, ano, Ate Chris, gusto mo ba ganyan-ganyan? Siyempre, panggap-panggap tayo, kundi ayaw natin. Hindi, okay lang ako, pero deep inside, kumukulo na yung chunk ko, gutom na gutom na ako. Pero I still give it to him. Though. Yeah, sobrang bait ni Andre, sobrang bait. So, at saka family. Yeah. So, yun nga, dun kasi sa VCMTC, kasama na din namin si Ate Gian, tapos si Ate Fee. So, mostly in the morning, pag, you know, rest day, gano'n. Right. Nagugulat lang ako, tulog ako, tapos biglang may magbubulge and ano na? Tapos si Fina yan, tsaka si Ate Gian. So sabi ko like, Diyos ko. Pero like, you know, it's really fun kasi they're the people that I'm talking to every now and then kasi sila nga yung mga kasama ko sa right. set and sa standby area dun sa pinagsistayan namin. And sila din yung kasama ko kapag kumakain kami pag rest day. So we can see each other and alam mo yun, sometimes pumupunta pa kami dun sa mga ano, sa mga rooms namin para kumain, food trip, gano'n. And joke time. Sounds like workcation talaga, no? Workcation yung nangyari sa inyo. Jairus, sino mahilig mga kwarto? Aaminin ko na ako. Isa ako sa mahilig tumatok sa kwarto. Aaminin ko na ako. Yan like kung kinakatok na kwarto si V tsaka si G. Tapos magkikwentuhan lang kami talaga buong magdamag. Pero kung minsan, meron dalawang tao na magtatext sa akin na, pwede bang gising ka pa ba? Hindi pa ako umuo, pero may nagpipik na dun sa door. So, ay, oo, gising pa ako. Dun ako sasagot. Pasok na kayo. Yun yung mga funny moments. Saka yung sa amin ni Fee kasi, parang the next day, di pa talaga kami super talaga nag-close or nag-uusap-usap nila, G. Pero eksena namin ni Fee, kailangan sobrang close kami, sobrang taas ng energy namin. Na parang, yun yung naging way para maging close kami na yung tipong 7 hours ng tulog namin, naubos sa sequence na yon ni Direk Jumbo. Kasi ganong kataas yung level ng energy ng movie na to. I can imagine. Next, Inigo. Behind the scenes, siguro, no, kasi nung first hotel namin, ako, si Marisha, kasi Jay yung magkakasama doon. Si Jay, ano, pinapanood ko lang yan sa IG live niya. Tapos mangungulit ako. Tapos maya-maya, makakatok na ako dun sa pintuan niya. So, ganun. Nakakapit-bahay. Tsaka masaya talaga yung mga bonding namin sa VCMTC. Yun talaga yung highlight talaga ng movie. Actually, gusto namin balikan yung VCMTC na yun para lang maano namin, balikan namin yung memories doon. What? Saka, VCMTC? Dun yung dorm. Ah, the dorm. Okay. Zija, yes, Christian, you're raising your hand. Can I add lang? Kasi ito na ilalam mo? Apo, hindi mo. Kasi, ano, behind the scene, tama ba? Behind the scene. Yes. Hindi, pero yung mga ano po, yung isa sa mga nagagawa natin, especially ito, gusto ko lang i-share po, nung last night ng taping namin. And ang dami naming plano, may mga prank sa bawat ano, sa bawat artist. Eh, ito ang pinaka-successful po. Gusto ko lang po ipakita sa inyo. Kay Direk Jumbo. Ayan po siya. Ayaw ka tigilan, ma! Ayan ah. Ayaw ka tigilan ni Christian Antolina. Ang galing ah. Kasi kung may natutulog, so parang trabaho tayo. Ay, ang galing. Hindi po. Sobrang saya po ng mga ano ng mga off-cam na mga eksena namin doon. Grabe, riot 'yan. Zijan, ikaw naman. Siguro po ang pinaka-favorite ko sa pag behind the scenes pag rest day na namin. Kasi doon lang kami nagsasama-sama. Lalo na po nung parang may September po, tas may birthday po ng isang si Kuya Ketchup, birthday po niya. Parang yun lang po yung unang-unang sama-sama namin dun sa VCMTC sa dorm namin. Tapos ang daming mga naganap na mga bonding, ganyan. Party talaga. Hindi po, bonding lang. Kasi ano po yun, Monday to Friday po kami natatrabaho. Saturday, Sunday lang yung aming rest day. So parang dun lang kami nagiging normal po. Kaya yun po yung mga siguro highlights talaga ng behind the scenes namin. Alright, Bernard, go ahead.
yun. For my last question, no, since di ba yung location nito or yung movie is about parang sa school or pag-aaral, education, do you have anything na nami-miss na going to school physically as compared now na online na ano yun? Anyone can answer. Okay, especially for those who still go to school. Yeah. Si Fee, I'm guessing hindi na nag-school kasi she's 46. So, love you, Fee. Okay, siguro si Andre. Andre, you still go to school, right? Yes, I do. Well, during the shoot, syempre, medyo mahirap, no? And actually, that was one of the setbacks na medyo pinag-isipan ko talaga kung tatanggapin ko. Because I'm focusing on my studies, my education. Tapos, sabi ko, you know what? Tanggapin ko na lang and then I'll make a compromise. So, yung compromise ko, I bought a prepaid Wi-Fi, pwedeng dalhin doon. And then, mag-online classes ako kapag free time ko or pag walang paso. Ah, pag walang shoot, I mean. So, ayun, sobrang bait ng production, you know, at some point, nag-adjust din sila dahil medyo conflict din sa schedule. And talagang approachable, mabait sila. Walang problemang nangyari. So, I worked and I studied at the same time and actually, masaya siya. Pero yung mga, ang question ni Bernard, yung mga scenes ba doon parang may na-kind of miss ka sa school na parang hanging out with your classmates? Oh, yeah. So, yun nga, medyo mahirap din talaga yung pag-online classes. And, you know, I really prefer na face-to-face classes kasi, you know, nakakahalubilan yung teachers, yung classmates, and, you know, you meet other students sa kung saan ka man school. You know, spread yourself sa ibang tao. Pero, you know, yun nga, compromise again. So, tipid na lang muna tayo. So, ito, small Zoom meetings, Google Meet, and FaceTime. So, and yung uso ngayon, yung Discord. So, you can play music there and usap lang kayo doon ng mga friends. I will discover that. Nabi ni Jairus kanina eh. Parang intriga ako bigla sa Discord. Yeah. Bernard, okay ka na? Yep, I'm good. Thank you guys. Good luck. Salamat, Bernard. Bernard Santos from My Movie World. Okay, we are down.